pa na pinagtiyagaan kong maglagay ng hilinggaling oil sa anit ng ulo. Once a day lang yon, sa umaga. Pagkatapos the rest of the day, suklay na lang ako ng suklay bilang massage sa aking anit. At yung aking liquid calcium intake, no, on a regular basis ay kinonsume ko twice a day. At syempre, dinagdagan pa ng keso, ng gatas, at ng iba pa na mayaman sa calcium. Ganon din ang gawin mo. Karaniwan na kasi, pag mababa ang ating immune system, Maribel, ay nakakaranas ng ganyan, no? Pero maaaring temporary lamang ito, lalo na kung naa-actionan. Dagdag pa, no, na iwasan mo ang pagpupuyat. Kapag ikaw ay puyat ng puyat at ligo ng ligo, chances are mas maraming buhok ang nalalagas. So kung gusto mong maligo, huwag magpuyat. Kung gustong magpuyat, huwag maligo. Parang pangit pareho, di ba? So gawin nating holistic. Also, iwasan ang pagligo ng maiinit na tubig. Yung pores sa ating ulo ay mas nag-o-open, kaya ang nangyayari po ay mas maraming buhok ang nalalagas. Sa mga lalaki naman, Maribel, yung madalas na pagsusumbrero, ang iba ay hindi naniniwala. Pero kung palagi kang nakasumbrero, parang hindi nakakahinga ang anit ng ulo at parang soil na nadideplete ng oxygen. Diba? Kailangan may circulation din sa ulo. Kaya sa katagalan, ang pagsusumbrero po ay totoong nakakakalbo. Okay? Maribel, sana ay makatulong ang aking payo. I-insta-shot na ang reseta ni Doktora. May isa pa rin po tayong healing katanungan. At sabi niya, hello po Doc, 16 years old ako. Mukha po ako may permanenteng bukol sa noo dahil nakausli po yung buto ko sa noo. Bata pa lang po ay meron na ako nito. Pwede po ba itong maayos? Salamat po at more power sa inyo. Si Aldrin ng Paranaque ang nagtatanong. Naku, alam mo ba Aldrin, na ang kondisyon mo ay palatandaan ng calcium deficiency. Yan ay bone deformity, no? Yung bigla ka na lang nagkakabukol sa noo nang hindi ka naman nauntog. At yun ay matigas pag hinawakan mo. Ganun yung nangyayari sa'yo, di ba? Ang iba naman, hindi nagiging pantay ang collarbone. Ang isa ay parang mas malaki kesa dun sa isa. Ang iba naman po ay tinutubuan ng parang excess na buto sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ito ay maaaring sinyales na ng calcium deficiency, Aldrin. Idagdag pa natin kung nagfo-falling hair ka o kung ang kuko mo ay masyadong brittle, na? Kapag malambot ang buto na mabilis mabali, lalo na sa mga kababaihan na nagpapahaba ng nails, maaari pong sintomas na yan ng calcium deficiency. At yung mga binanggit ko ay gayahin mo rin, no? Yung mga ginawa ko nung ako ay nakaranas ng falling hair, idagdag mo pa ang paghahaplos ng hilinggaling oil dun mismo sa may nakabukol sa noo. Applyan mo ng warm compress. Pwede rin, pagka nag-tsa-tsaa ka, idikit mo yung mainit. Huwag ka lang sanang matapunan, no? Pero warm compress na rin yon. Tapos matyagang hilutin mo ng hilinggaling oil. Medyo matatagalan ng konti, pero sa susunod magpapantay na yan. Lalo na kung holistic approach ang gagawin mo. Tandaan mo, iron-rich food kasama din. Totoo po yan. At saka yung calcium-rich food, collagen, at yung vitamin D. Meron ding vitamin D sa sikat ng araw, kaya pwede kang palaging nag-expose sa sikat ng araw, Aldrin, sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng calcium deficiency. Okay? I-insta-shot na ang reseta ni Doktora. Hep, hep, hep! May isang sobrang huling hiling-hiling pahabol pa na sasagutin si Doktora. Narito ang tanong ng isa pa nating kapatid tungkol sa potassium disorder niya at ng kanyang baby. Panoorin po natin. Sabi niya, isa po ako sa masugid na taga-subaybay nyo sa TV5 at taga-kinig sa Action TV5. Sana po matulungan nyo ako. Sa pulpo, magka-baby ako, nagkaroon po ako ng potassium, sabi niya. Isang beses lang po siya, una kong baby, at nagkaroon din po yung baby ko ng potassium, sabi niya. 5 years na po baby ko, nawala po sa akin yon. Tapos po, sa pangalawa ko pong baby,
Bumalik po yung sakit na potassium. 3-year-old baby kong pangalawa. Wala naman po siya, pero po, buwan-buwan ko na po nararanasan ang ganon. Ilan beses na din po ako na ospital, pati yung panganay ko. Ganon din po. Palagi po dinadaanan ang sakit ng potassium. Matatanggal pa po ba ang sakit na yon sa amin ang anak ko? Sana po matulungan nyo kami. Ano rin po yung mga pagkain na bawal sa amin? Pati po wala po makita sa amin kung saan po nagsisimula ang sakit namin. Nanghihina po kami at hindi po nakakabangon. Wala na pong pakiramdam katawan ko pag ganun po. Hindi po makibo at palagi po nasusuka. Hindi po makakain. Si Jelly po ang nagtatanong. Okay. Jelly, nalulungkot naman ako na walang nagpaliwanag sa inyo kung ano ang nagiging kondisyon mo. Kasi sabi mo pa, balik-balik kayo sa ospital. Dapat ang mga tao sa ospital ay naipapaliwanag, lalo na ang doktor na nag-handle sa kaso nyo, dapat ay napapaliwanagan kayo. Kasi ang potassium ay isang mineral, hindi ito karamdaman, no? Ngayon, ang nangyayari sa inyo, salat kayo sa pagkain na mayaman sa potassium. Kaya ang tawag dyan ay potassium deficiency. Ang maganda, Mama Jelly, ha? Pag nauospital ka, magtanong ka. Huwag kayong mahiya magtanong sa manggagamot, sa nurses na nasa ospital para nai-enlighten. Well, anyway, particular ang problema ng paulit-ulit yung pagkakasakit, Mami Jelly, ay ang paulit-ulit na kakulangan ng potassium sa araw-araw ninyong kinakain kayong pamilya. So, ito isulat mo, ha? Kopyahin mo na o insta-shot mo kaya, no, Mama Jelly, ang potassium-rich food na dapat tuwing kakain kayo ay meron sa inyong bawat kain. Halimbawa, nag-almusal ka, nag-merienda, nagtanghalian, nag-merienda, naghapunan, nag-midnight snack, kailangan mayaman sa potassium ang inyong kakainin, no? Sa gulay, okay, ilista mo. Salit-salit, i-alternate mo ang mga gulay na babanggitin ko na makakatulong para sa tuloy-tuloy na supply ng potassium sa katawan ninyong buong pamilya, okay? Kumain kayo ng maraming-marami ng mga potassium-rich food katulad sa gulay. Mayaman sa potassium ang spinach, ang kale na tinatawag na bihirang makitang gulay pero marami rin ito sa pamilihan. Broccoli, medyo may presyo pero kahit papano gawa ng paraan. Ang asparagus din, mayaman sa potassium. Ganun din ang cabbage o repolyo, no? Ang carrots, ang patatas, mayaman din sa potassium. Ganun din ang sweet potato o kamote. So siguro naman makakahanap ka ng ganyang pagkain. Sa prutas naman, no? Bukod sa mga nabanggit na gulay, sa prutas, yung mga nabibili natin sa supermarket, yung mga dried katulad ng prunes, mayaman yan sa potassium. So pakain mo sa mga baby mo at ikaw din, no? Ang dried apricot, imported ito pero nabibili dito sa atin. Ang sariwang watermelon, no? Mayaman din sa potassium. Ang melon kasama din, no? Ganun din ang honeydew. Ganun din ang saging, okay? So pagsalit-salitin mo para hindi kayo magsasawa at yan ay mayaman sa potassium. Sa ulam naman, ang mga isdang katulad ng tuna at salmon ay mayaman sa potassium. So yan ang mas madalas nyong kainin. Dito sa atin, palagi na nating nire-recommenda, no, Mami Jelly, sa mga mababa ang immune system, no, itong mga may deficiency sa iron, sa mga iba't ibang sustansya, vitamins and minerals, yung ating healing food tablets. Ang taglay nitong potassium ay pinakamataas, no, sa lahat ng sustansya na taglay ng healing food tablet natin. Pagkain na nakatableta, okay? Ganun din, ang pinakamasustansyang asin sa buong mundo ay ang seaweed salt, no, na matatagpuan din sa Hiling Galing outlets at ito ay sagana sa potassium. Okay, Mami Jelly, sana ay makatulong ang aking payo. At balitaan mo naman ako sa susunod na mas healthy na kayo ng iyong pamilya, lalo na ng mga chikiting, okay? I-insta-shot na ang reseta ni Doktora.
Ang atin pong mga natalakay, mga kapatid, ay mahalagang bahagi ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan upang tumakbo ng maayos. Isipin nyo na lamang po na ang katawan natin ay parang makina at kailangan nito ng langis, ng gasolina at tamang maintenance upang manatiling nasa top condition. Kaya't lagi pong bantayan ang inyong kinakain para lagi tayong healthy at happy, gaya po ng isang makina. Pakinggan pong mabuti at pakiramdaman ang sinasabi ng ating katawan upang lubos natin itong maalagaan. Sana po ay nakatulong ang ating mga ibinahaging kaalaman. Hanggang sa susunod po na linggo ng umaga dito sa TV5, Season 30 na po tayo. Ito po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid po na kalusugan ang lunti ang kalikasan. And it's never too late to get well. Happy healing morning! Mula sa mababang platelet count, matapos po na sumubok sa isang linggong natural na paraan ng gamutan si Angel Joseph, umangat ang bilang nito dramatically from 18 to 528. Lagi pong nangangawit ang lower back ko. Mabilis din po akong lamigin at mahilo. Dugo ng manok kasi ang healing sangkap natin ngayon na ihahalo natin sa black rice to create what I would like to call... Vang paella! Mwah, 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 mwah. Sa murang gulang, eh yun ay cancer sa dugo eh, di ba? Anong naging reaction ninyo nung sinabi sa ospital? Nung dumating na po yung biopsy, tapos sabi nga niya, acute promyelocytic leukemia. Nag-iyahan po kami. Isang masayang kwento ng pagaling ang ibabahagi ni Dr. E. Tungkol sa batang may acute leukemia. Abangan sa Hiling Galing sa TV. Year 3, Sunday, 7 a.m. Get it on 5.